maghapon uli mga bata. Narito ngayon tayo para pag-aralan ang ating Filipino 1, Quarter 2, Week 1. Bago tayo magsimula, narito ang ating house rules. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng tahimik. Pangatlo, ilagay ang kamay sa mesa. Pangapat, i-mute o patayin ang mic pag nagtuturo na si teacher. Buksan lamang kapag tinawag. So bago tayo magsimula, hingin muna natin ang patnubay ng ating mahal na Panginoon. Magdasal muna tayo at bago tayo magsimula. Okay, ngayon naman ay ating sisimulan ang pagsagot sa ating self-learning module. Filipino Grade 1, Quarter 2, Week 1. Ang aralin natin ay pagsagot at pagbuo ng mga tanong. Magandang araw sa iyo. Natutuwa ako na ikaw ay nasa unang baitang. Handa ka na bang mag-aral at matuto? Ang asignaturang Filipino ay higit na nakakaliw kung nauunawaan natin ang ating bawat nababasa. Sa pagtatapos ng aralin ito, inaasahang malilinaw sa iyo ang mga kasanayang A. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang pabula, tugma o tula at tekstong pang-impormasyon. Letter B. Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan, kwento at napakinggang balita. Halina at sabay-sabay nating simulan ng aralin. Sagutan natin ang paunang pagsubok. Sa tulong ng mas nakatatanda, basahin ang maikling tugma at subukin sagutan ang graphic organizer na nasa ibaba. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. Si Nene. Ang bunsong si Nene, tuwa naming lahat. Kapag humahalak ka, kami ay nagagalak. So itong bahagi, itong ating binasa ay isang halimbawa ng tugma. Okay? Ngayon ay sagutan natin ang mga tanong dito sa graphic organizer. Okay? Bakit natutuwa ang lahat kay Nene? Sa palagay ninyo, bakit natutuwa sila kay Nene? Pangalawa, ano ang pamagat ng tugma? Ano ang pamagat ng tugma? At pangatlo, paano sila napapasaya ni Nene? Ngayon naman ay ating sagutan ang ating baliktanaw o balik-aral sa ating nakaraang aralin. Sulat sa sagutang papel kung ang mga sumusunod ay ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Unang bilang, palaka. Pangalawa, kaarawan. Pangatlo, guro. Pang-apat, sapatos. Panglima, tatay. So, isulat lamang ang sagot kung ito ay tumutukoy sa tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Tapos na ba? Kung gayon, magaling! Ngayon ay dumako tayo sa pagpapakilala ng ating bagong aralin. Magandang araw! Makinig na mabuti sa pabulang babasahin ng nakatatanda sa inyong tahanan. Kung ngayon ay ating babasahin ang pabula na pinamagatang si Kuneho at si Pagong. Hango sa mga pabula ni Aesop. Handa nang makinig mga bata? So, buksan ang inyong mga tenga at makinig ng mabuti. Sa araw,
Nagkasalubong sa daan sina Kuneho at Pagong. Tinukso ni Kuneho si Pagong na mabagal lumakad at maiksi ang mga paa. Ngunit hindi, pinalata ni Pagong na siya ay nagdaramdam. Upang patunayang may pagmamalaki din naman siya, ay hinamon niya si Kuneho sa isang palakasan na kung saan pabilisan silang aakyat sa tuktok ng bundok. Tinanggap ito ni Kuneho dahil nakasisiguro siyang mananalo siya sa laban. Upang mapahiya ang Pagong, pinagtawag ng Kuneho ang lahat ng kamag-anak niya at inutusang palakpakan siya. Kapag matagumpay siyang nakakyat sa bundok. Maagang-maaga dumating sa paanan ng bundok ang maglalaban, gayon din ang iba't ibang hayop. Nagsimula na ang laban. Mabilis na kumilos ang mayabang na Kuneho na parang hangin sa bilis. Samantalang si Pagong naman ay mabagal at ang pagdutad. Pinalakas naman ang loob ni Pagong ng kanyang mga kapamilya. Malayo na ang naakyat ni Kuneho. Nagpahinga ito at nang walang makita anumang umuusan, ay umidlip ito. Nakita ito ni Pagong at lalo siyang nagsikap. Palabas na ang araw nang magising si Kuneho. Nanlaki ang mga mata nito nang malapit na si Pagong sa tuktok ng bundok. Litong nagtatalon pa itaas ang Kuneho upang unahan si Pagong. Huli na ang lahat, narating na ng masikap na Pagong ang tuktok ng tagumpay. At diyan nagtatapos ang kwento ni Pagong at ng Kuneho. Ang ating binasa ay halimbawa ng pabula. Ang pabula o fable sa Ingles ay isang uri ng panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang siyang tauhan sa istorya. Ang mga pabula ay katang isip lamang, ngunit nag-iiwan ng aral sa mga mambabasa. So tandaan ninyo na ang pabula ay isang kwentong katang isip lamang, na ang karaniwang bida sa kwento ay ang mga hayop o mga bagay na walang buhay. Bago masagutin ang mga tanong na aking inihanda, subukin mong bumuo ng sarili mong tanong kaugnay ng binasa. May mga angkop na salita na ginagamit sa pagtatanong. Tinatawag itong panghalip pananong. Ginagamit ang sino at kanino para sa tao. Ang ano para sa bagay, hayop, gawain at katangian. Ang kailan para sa panahon. Ang saan ay para sa lugar. At bakit at paano naman ay para sa dahilan at paraan. Ngayong batid mo na ang ilang impormasyon tungkol sa pabula at mga salitang ginamit sa pagtatanong ay maaari nang sagutan ang mga sumusunod na gawain. Handa na ba kayo? Okay, kung gayon, alin at sagutan natin ang mga gawain. Gawain 1.1. Basahin ang mga sumusunod na tanong. Sulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Okay. Una, sino ang mga pangunahing tauhan sa pabula? A. Si Pagong at si Tipaklong. B. Si Kuneho at si Pagong. C. Si Tipaklong at si Langgam. Ano ang tamang sagot? Pangalawa, saan nagkasalubong ang dalawang hayop? Saan nagkasalubong ang dalawang hayop? A. Sa bukid. B. Sa dagat. C. Sa daanan. Sulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel.
Pangatlo, ano ang paligsahan na pinaglabanan ni Napagong at Kuneho? A. Pabilisang lumangoy. B. Pabilisang kumain ng saging. Or letter C. Pabilisang makakyat sa tuktok ng bundok. Pang-apat, paano ipinakita ng pamilya ni Pagong ang pagsuporta sa kanya sa paligsahan? A. Kinahiya ang mabagal na pagtakbo. B. Pinalakas ang loob ng mga kapamilya niya. C. Pinainom ng tubig. Number 5. Ano ang magandang aral na ibinahagi ng pabula? Anong aral ang inyong napulot? A. Huwag maging mayabang at sobrang tiwala sa sarili. B. Tumakbo ng matulin. Letter C. Huwag sumali sa paligsahan kung alam na magaling ang kalaban. Subatay sa kwento, ano yung inyong natutunan na magandang aral sa kwento? Okay, gawain 1.2. Tingnan ang larawan at bumuo ng mga tanong ukol dito. Sulat sa sagutang papel. So, base dito sa larawan na ito, ay gagawa kayo ng sarili niyong tanong. Ang tanong ninyo ay nagsisimula sa ano, sino, paano, kailan, saan, at bakit. So, kung ano yung tanong na pwede niyong gawin o magawa dito sa larawan na ito na nakikita ninyo. So, halimbawa, ano ang ginagawa ng mga bata? So, ang tanong ay lagi nagsisimula sa ano, sino, bakit, paano, kailan, at saan. Gumawa ng tanong. Okay, tandaan. Ito ang mga dapat nating tandaan. Una, ang tugma ay ang pagkakapareho ng dulong tunog sa isang taluktod, sa isang saknong ng tula. Okay? Ang pabula ay isang uri ng panitikan kung saan ang mga hayop o kaya'y mga bagay na walang buhay ang siyang tauhan sa istorya o kwento. Ang tekstong pang-impormasyon ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at nagbigay impormasyon, isang mahalagang kasanayan at katangian na dapat mong matutunan ay ang pag-unawa sa nilalaman ng binasang pabula, tugma, tula at tekstong pang-impormasyon. Ang mga tanong ukol dito ay higit natin masasagot kung pakikinggan natin mabuti ang mga nilalaman nito. So, mainam na pakinggang mabuti o basahing mabuti ang inyong mga binabasa o napapakinggang kwento upang masagot ang mga tanong tungkol sa inyong nabasa, napakinggan o napakinggan. Okay, pag-alam sa ating natutunan, basahin ang bawat tugma at sagutin ang mga tanong na nasa ibaba nito. Ilagay huli sa sagutang papel ang sagot. Ako si Sipilyo, kaibigan ninyo. Pinatitibay ko mga ngipin ninyo. Sino ang kaibigan natin sa tugma? A. Si Sipilyo. B. Si Ngipin. C. Si Suklay. A, B, C. Pangalawa, bakit natin kaibigan si Sipilyo? Bakit natin kaibigan si Sipilyo? A, pinatitibay niya ang mga ngipin natin. B, maganda ang Sipilyo ko. C, kasama ko lagi si Sipilyo. Pangatlo, ano ang naitutulong sa atin ng pagsisipilyo? Ano ang naitutulong sa atin ng pagsisipilyo? A. Wala. B. Nagpapadagdag lamang sa gastusin.
kasi nililinis ng sipilyo ang mga ngipi. Number 4. Ilang beses dapat magsipilyo sa isang araw? Ilang beses dapat magsipilyo sa isang araw? A. 2. B. 3. C. Minsan lang. Number 5. Alin sa mga sumusunod na salitang magkatugma ang nabasa sa tula? Alin sa mga sumusunod na salitang magkatugma ang nabasa sa tula? A. Sipilyo, kuwelyo, ngipin, sapin, sipilyo, ninyo. Magkatugma tungkol dun sa binasa natin, ha? Sipilyo, kuwelyo, ngipin, sapin, sipilyo, ninyo. Ngayon naman basahin sa tulong muli na nakatatandang ang tula. Katapos, subukin mong bumuo ng 2-3 tanong tungkol sa iyong binasa. Sulat ang sagot sa sagutang papel. So, tatatlong tanong sa bawat larawan at bawat tula. Okay? So, ito yung tula number 1. So, tatlong tanong ang gagawin. Ito yung tula number 2. Yun yung 4 to 6, tatlong tanong din. 4, 5, 6. Ang bilin sa akin ng matin ako, maging magalangin, mamumupo ako. Pag kinakausap ng matandang tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng dako. So, gagawa kayo ng tatlong tanong tungkol dito sa tula. Okay? So, gagamit kayo ng ano, sino, bakit, paano, kailan, saan. So, kung ano yung pwede nyong gamitin tanong dito sa tula. Dito rin sa pangalawang tula, puti ang sampagita, dilaw ang tiyampaka, pula ang gumamela, lahat ay magaganda. So, gagawa uli kayo ng tatlong tanong tungkol dito sa tulang ito. Okay, para sa pangwakas na pagsusulit, basahin ang maikling tekstong pang-impormasyon. Pagkatapos ay sagutan ang mga sumusunod na tanong. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. So, basahin itong maikling teksto. At pagkatapos ay sagutan ng mga sumusunod na tanong. Okay? Ano ang online class? Malaki ang naging epekto, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa maraming bansa ng pandemyang COVID-19. Maging ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay malaki ang naging epekto sa pandemyang ito. Bilang tugon sa problemang ibinulot ng COVID-19, ang kagawaran ng edukasyon ay naglunsad ng mga alternatibong solusyon upang hindi matigil ang pagkatuto ng mga mag-aral. Inilunsad ng kagawaran ng online class. Ito ay isa lamang sa maraming alternatibong paraan upang may pagpatuloy ang klase ng hindi pumapasok sa paaralan habang may banta pa ng COVID-19. Ang online class ay karaniwang ginagamitan ng internet at gadget na may mikropono at kamera. Narito ang mga tanong na dapat sagutan. Sulat ang mga sagot sa inyong sagutang papel. Una, ano ang online class? A. Ito ay karaniwang ginagamitan ng internet o gadget na may mikropono at kamera. B. Ito ay uri ng klase na maaari lamang sa mga kolehiyo. C. Ito ay ginagamitan ng mamahaling gadget at Wi-Fi lamang. Number 2. Sino ang maaaring sumali sa online class? A.
mga mag-aaral na may laptop lamang. B, mga mag-aaral na kahit smartphone lang ang gamit. C, mga mag-aaral sa pribadong paaralan lamang. Ikatlong tanong. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing kagamitan sa online class na kailangan maliban sa isa. Alin ang hindi nyo kailangan sa online class? A. Gadget. B. Internet. C. Ring light. Alin yung hindi pinaka-importante? A. Gadget. B. Internet. C. Ring light. Number 4. Kaapat, paano natugunan ng kagawaran ng edukasyon ang problema sa pagkatuto ng mga mag-aral ngayong panahon ng pandemya? A. Pinapigil lahat ng mag-aral. B. Naglunsad ng online class. C. Manatili sa tahanan hanggat maaari. Number 5 o ikalima, bilang mag-aral, paano mo maipapakita ang pagiging mabuting mag-aral sa online class? A. Makikinig ako ng mabuti sa guro habang nakasara ang mikropono. B. Maglalaro ako ng ML habang nakasara ang kamera at mikropono ko. C. Hindi ako sasali sa online class. So, alin ang magagawa mo bilang isang mabuting mag-aaral? Okay, panghuli natin ang ating pagninilay. Mayroon ka bang iba pang pabulang nabasa? Sulat sa sagot ang papel ang pamagat nito at subuking bumuo ng tanong tungkol dito. Okay, so dito maghahanap kayo ng isang kwentong pabula. Ano nga uli ang pabula? Ito ay isang kwentong katang-isip na ang mga bida ay mga hayop o mga bagay na walang buhay. So ano yung pinakapaborito niyong kwentong pabula? Okay, tapos maghahanap kayo noon, tapos gagawa kayo ng sarili niyong tanong o isusulat niyo muna yung pamagat nito at subukan ninyo o gumawa o bumuo kayo ng sarili ninyong tanong tungkol sa pabulang inyong nabasa. So, paano gigradean yung gagawin ninyo? Ito yung rubrics. Nakakakuha kayo ng 5 points kapag naisulat ng maayos at malinaw ang pamagat at nakabuo kayo ng mahusay na tanong. 4 na puntos, hindi gaanong naisulat ng maayos at malinaw ang pamagat at tanong tungkol sa pabula. So, kaya dapat maayos ang pagkakasulat at mahusay yung mga tanong. At yung tanong dapat nakabase dun sa pabulang inyong binasa. Pangatlo, kulang ang pagtatlong puntos ang inyong makukuha kung kulang ang nilalaman ng pamagat at hindi kayo nakapagbigay ng tamang tanong. Okay? So, yan yung rubrics. So, 5 points, 4 points, and 3 points. So, kapag wala talaga kayong ginawa, edi 0 points. Wala kayong score kapag hindi kayo gumawa. So, ito, ilagay nyo yan sa isang separate na bond paper. Tapos, i-attach sa butang papel. So, yan yung magiging performance task ninyo sa Pilipino. Week 1 performance task. Okay, binabati kita sa iyong kausayan. Tapos mo na ang module na ito. Kung ikaw ay may hindi naunawaan sa ilang bahagi ng module, ito ay maaari mong itanong sa iyong guro. So kapag may mga tanong pa kayo, di nyo naintindihan, pwede kayong magtanong kay teacher. So i-chat lang si teacher through messenger. So kung wala nang tanong, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway naintindihan at nunawaan ninyo ang inyong mga gawain sa inyong module
sa Pilipino. So ngayon, dito na nagtatapos ang ating aralin. Muli, paalam sa inyong lahat at mag-ingat palagi. Paalam!